Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Pero hanggang ngayon, hindi maganda ang pakiramdam ko eh. Kaya pasensya na kayo kung hindi po tayo makapag-live for almost 3 days na. No? Ngayon lamang ulit. Pinilit ko lamang para kahit paano hindi tayo mawala sa sirkulasyon sa politika. Eh. Ganun pa man, kahit ako naman ay hindi nagla-live, eh, tayo po ay updated sa mga nakaganapan. In particular, yesterday, more than 12 hours po tayong tumutok doon po sa naging hearing sa House of Representatives. Ito po ay kaugnay sa mga intertwined issues or magkakaugnay na mga sirkumstansya, particular sa illegal na droga, sa paggamit ng pondo ng bayan, sa pogo, at saka sa karapatang pantao. Kaya nagsama-sama po yung committee. Ito po ay tinawag na quadruple committee na binubuo po ng Committee on Public Accounts, Committee on Human Rights, Committee on Public Orders, and Committee on Dangerous Drugs, and chaired by Congressman Ace Barbers. At kahapon yung ika-anim na pagdinig po ng quadruple committee na ito, at syempre, though ang kanilang main agenda is about FOGO, pero prior to that, binigyan po ng pagkakataong magsalita ito pong dating mayor ng Iloilo City na si Jed Mabilog. At kahapon, napakinggan po natin ang mataimtim na pananalita na parang humuhugot sa sama ng loob at perhaps para sa kanya katotohanan. Kasi ang tagal natin nabilog ni Rodrigo Duterte. Inakala natin na itong si Jed Mabilog ay really involved sa illegal na droga. Pero it makes sense now na perhaps hindi siya mabibigyan ng political asylum sa Estados Unidos kung siya talaga ay really involved sa illegal drug activities. Nasa 7 taon po siyang nag-self-exile sa Estados Unidos at lahat po yun nangyari dahil po sa banta sa kanyang buhay, no other than made by Rodrigo Duterte. Baligtad, made by no other than Rodrigo Duterte. Pati yung utak ko, may sakit eh. Kaya antig ng damdamin. Hinahanap ko yung salita. Nakakaantig ng damdamin yung opening remarks nga po nitong si Jed Mabilog kahapon. At siguro marapatin po nating balikan ito sapagkat nasa sa inyo naman yan kung kanino po kayo maniniwala. Kay Jed Mabilog ba na ngayon ay sumuko na sa ating otoridad at haharapin ang kanyang kaso na isinampa sa nakaraang administrasyon, o sa mga accounts ni Rodrigo Duterte noon na siya po ay tinaguri ang involved sa illegal na drugs at ilang beses pong pinagbantaan na papatayin. Okay, balikan po natin ang naging remarks kahapon nito pong si Jed Mabilog diyan po sa House of Representatives. As I stated earlier, there are no objections granting the request of Congressman Paduano to allow former Mayor Jed Mabilog to deliver a statement before the Quad Committee. We will give you a short your opportunity to deliver your statement, but please make it short because the topic today is actually limited only to POGOs. Please proceed, Mayor Jed Mabilog. Mga iginagalang na mga miyembro ng Kamara de Representantes, Your Honors, good morning. Noong mga nakanakaraang linggo, nabalitaan ko po ang pagnanais na makapagsalita ako na maging resource person sa hearing ng Quad Committee. And I would like to take this opportunity to thank each one of you for allowing to speak. Maraming salamat po. Napaisip ako nang marinig ko ang balita. Sabi ko sa sarili, ito na siguro ang tamang pagkakataon
na malaya akong kukuha ng lakas ng loob at magsasalita ng katotohanan kahit ako pa ay natatakot at may pangamba sa aking buhay. Una po sa lahat, I declare that I was not and never will be a drug protector. I don't know personally nor did... Tuloy natin sandali. Ano? Sa nakalipas na maraming mga taon, pinaniwala tayo ni Rodrigo Duterte na itong si Jed Mabilog ay involved sa illegal na droga. At nirelate pa nga natin ito dahil sa paniniwala na iyon, particular dito kay Celis. Itong si Jeffrey Celis, ito ay na-involve sa politika supporting Jed Mabilog. At na-link yung kanyang pangalan, pero sa paglipas ng mga panahon, parang ang nangyari, nalinis ang pangalan nitong si Jeffrey Celis, pero itong si Jed Mabilog ay nanatiling involved sa illegal na droga ang pangalan. Yon ang pinaniwalaan ng napakaraming mga Pilipino sa nakalipas ng mga panahon. At ito ngayon, humaharap si Jed Mabilog at sinasabi niya na hindi siya involved sa illegal na droga. Kanino kayo naniniwala? Kay Rodrigo Duterte ba? Na sa sobrang dami ng kasinungalingan na sinambit sa ating publiko, o dito kay Jed Mabilog na inakusahan ni Rodrigo Duterte na involved sa illegal na droga? Sa kabuuan kasi ng pahayag na ito ni Jed Mabilog, lumalabas na politika ang dahilan kung bakit siya napag-initan. At sabi niya nga, sa lahat ng lugar sa Pilipinas, ang siyudad ng Iloilo ang pinakamababang turnout of votes na nakuha ni Rodrigo Duterte. Kaya malinaw na ito po ay, kung paniniwalaan natin ang kanyang pahayag, ay bindikasyon o pagganti ni Rodrigo Duterte dahil politically, hindi po sila magkasama. Hindi sila magkaugnay or hindi sila magkakampi. Okay, patuloy natin panoorin. Ito pong sinasabi dito ni Jed Mabilog. Medyo nakakaantig damdamin lamang po ito, mga tol. Ako, mababa lang ang aking luha. At nang pinanood ko ito first time kahapon, talagang natatouch ako sa nakikita ko. Kaya tingnan ko kung ano mararamdaman ko ngayon the next time na second time na panoorin ko ito. Did I benefit in any way from any illegal drug personality in Iloilo or anywhere else? After 7 years of exile, dahil sa napolitika at walang basehang mga akusasyon, kaliwat ka ng mga paratang at higit sa lahat mga banta sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya, narito po ako ngayon at humaharap po sa inyo. Naging kabataang barangay chairman, number one city councilor, vice mayor at mayor in 2010, 13 and 16. And was fortunate to have been chosen as the top 5 world mayor in 2014. That also included the former president as a nominee. In the campaign against illegal drugs as mayor and as mandated by law, I am aware of my authority to set local policies and priorities related to crime and drugs. I'm also aware that under the law, the PNP and TIDEA handle crime investigation and response and the combating of drug trafficking and enforcement of drug laws, while the mayor relies on the police and TIDEA to implement them. And so when I became mayor and having made aware that there were existing drug groups in the city, I immediately initiated anti-illegal drug activities, campaign and policies, among others, multiple programs, one of which is to activate the Barangay Anti-Drug Abuse Councils. In 2014 po, according to PIDEA, Iloilo City was the first in the country to have 100% of its BADAC activated.
In the 6 years that I have been mayor of Iloilo City, Iloilo City consistently received national recognitions from PIDEA and the PNP in the years 2014, 2015, 2016, and even in 2017 for the comprehensive programs including rehab, logistical support to the PNP and PIDEA in their drive against illegal drugs. Since the existence of these drug syndicates in our city was deeply rooted, I relied on the expertise of the local PNP and regional PIDEA to deal with these groups while I focused on the socioeconomic programs that would address the root causes of poverty that expose the vulnerable population to cope against the evils of illegal drugs. But all of these efforts were ignored by the Duterte administration. Kung matatandaan po ninyo, nagsimula ang lahat ng ito nung bigla na lamang na isama ang mga pangalan sa PRRD narco list ng Administrasyong Duterte. Isang listahan naglalaman ng mga pangalan ng mga kilalang public official na di umano ay sangkot sa ilegal na droga, mga paratang na walang basihan, at kahit kailan ay hindi naman napatunayan. As a matter of fact, until today, there are no drug-related cases that have been filed, especially in the legal courts, against me and my person. Pero kung yan ang unang problema sa war on drugs ni Rodrigo Duterte. Sa dinami-dami ng mga pinangalanang personalidad na sinasabing involved sa illegal na droga, meron ba may isa sa mga pinangalanan ni Rodrigo Duterte ang nasampahan ng kaso? Ang alam lamang natin na nasampahan ng kaso, si Leyla de Lima. Pero alam din natin ang dahilan kung bakit nasampahan ng kaso si Leyla de Lima. Those were trumped-up charges and politically motivated. Hindi natin kapanalig sa politika si Leyla de Lima, pero we have to accept the fact na yung mga isinampang kaso sa kanya ay politically motivated in order for Leyla de Lima na hindi makapagsalita, hindi makapag-criticize, particular kay Rodrigo Duterte. Kaya kung kayo talaga critical sa mga bagay na ito, common sense gamitin natin. Sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, nasa kanya ang lahat ng resources bilang pinuno sa ehekutibo. Bakit may isa sa mga pangalan na yon walang nasampahan ng kaso? Partikular, itong si Jed Mabilog, kasama na rin yung 5 narco generals na sinasabi ni Rodrigo Duterte. Hindi kasi pwedeng magbabanggit ka na lamang ng pangalan, tapos iiwan mo na lamang sa harapan ng publiko ang paghuhusga. Yon ay hindi makatuwiran at hindi naayon sa ating konstitusyon. Sapagkat ang bawat isa po sa atin ay meron pong karapatan to due process. At yon ang hindi ipinagkaloob ni Rodrigo Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan, partikular sa mga tao na ito. Itong si Jed Mabilog, I do not know kung ito po ba ay biktima ng politika o talagang siya ba ay may pinagawang hindi maganda. Kaya ililib ko lamang sa inyo ang kasagutan sa inyong isipan sa mga tanong na yan. Pero sa ngayon, syempre, pagpatuloy po natin ang pakikinig dito kay dating mayor ng Iloilo City, si Mayor Jed Mabilog. Yung titingnang maigi, isinama ang pangalan ng kalaban sa politika sa isang validated list ng mga drug personalities sa kasunod na PRRD list. Sa kabila ng mga questionabling impormasyon, walang validation o confirmation man lang na ginawa kahit na anumang ahensya ng gobyerno sa Malacañang initiated list. Itong PRRD list, di o mano, ay naging hit list. Sa isang public forum ng PIDEA noong 2018, mismo ang Regional Adjudication Committee o tinatawag na RAC ay nagsabi na wala yung pangalan ko sa kanilang listahan. While in the Iloilo City Anti-Drug Abuse Council meeting,
then PDEA 6 Regional Director Hill Pabilona, at N, Iloilo City Police Director Colonel Remus Canieso, officially ang nagpatotoo na wala rin ang pangalan ko sa drug list. Ngunit, nanatili ang listahan sa kanilang mga record. Hanggang ngayon, lahat ng mga paratang at akusasyong ibinabato sa akin ay patuloy na sumisira sa aking reputasyon at pati na rin ang reputasyon ng minamahal kong Iloilo. Dahil sa seryosong banta sa aking buhay, napilitan po ako na hindi bumalik from an international speaking engagement in Japan at lisanin ng aking pamilya ang bayang buong pagsisikap naming itinaguyod ng Maydangal. PRRD even assigned Lieutenant Colonel Espinido to Iloilo and announced with a threat, mabubuhi pa kaya siya? Ibig sabihin in Tagalog, mabubuhay pa kaya siya? Referring to me. Pinalad po ako na meron akong speaking engagement sa isang international conference sa Japan, kaya nakaalis ako ng bansa. Paulit-ulit ang pagbabanta ni Presidente Duterte sa media, harap-harap ang sinasabi, ipapatay daw ako. So when with government came and started to dig and we found the bones of the policeman still in the uniform. And so we had to take him out. I said, go and take him out. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast information. I said, you're next. Sana ngayon ninyo dito. Sana yung pinalitan mo ngayon. Saan ba si mayor? Hanapin ko sa kanila. Ang dali ka dito. Patayin talaga kita. Julius Ronald Pacificador, Amtec Antique. Jed. At alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. On August 28, 2017, I received an unexpected call from former PNP Regional Director Bernardo Diaz. He invited me to meet with PNP Chief Ronald De La Rosa, now Senator, at Camp Crame, Quezon City, at noon the following day. The next morning, on August 29, I arrived at the Ninoy Aquino International Airport at 10 a.m., ready to proceed. But then the call started. First, they moved the meeting to 3 p.m. And then by 5 p.m., it was delayed again, this time to 6 p.m. At around 5 p.m., a PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine, literal po yun, warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife, "Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Crame, they will kill you." The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. By the way, ito ba ay maaaring
nangyari sa kanya kung hindi siya nag-self-exile. Balikan natin yung ilang mga politiko. Pero isa na lang. Naalala niyo yung mayor ng Tanawan City? Natatandaan niyo yon, mga tol? Si Mayor Halili. Tahan natin yon. Mayor Halili assassination. I do not know kung natatandaan nyo ito. Muli nating ipakita. Pero hindi pala pwede. Kasi merong tawag dito, pasubali ang YouTube. Kaya malalagay tayo sa alanganin. Ipapaalala ko na lamang sa inyo. Si Mayor Halili, ito po yung mayor ng Tanawan City na kilala bilang implementor o kilala bilang lumalaban sa illegal na droga di umano. At ang kanyang pagkakakilanlan talaga, yung pagpapalakad sa mga suspected criminal offenders sa kanilang lungsod. Merong placard, talagang anong tawag sa estratehiya niya na yon? Nakalimutan ko yung proper term eh. Hindi ko maalala bigla ano. Ngayon, ito po isa sa mga mayor na tinanggalan po ng police power. Kasi ganito kasi yan eh. Ang lahat po ng ating local chief executives, meron po itong police power. Partikular ang mga mayor. Meron silang operational supervision sa ating local police forces. At yun ang tinanggal ng National Police Commission, syempre under the instruction of the President, dito kay Mayor Halili. And after a couple of months or year, nabalitaan naman natin, pinatay siya sa pamamagitan po ng sniping. Ano? Which is hindi magagawa ng isang ordinaryong kriminal. Walk of shame. Salamat po. Walk of shame. Thank you. Yun, ano, public shaming, walk of shame. Ngayon, hanggang sa kasalukuyan, hindi po ito naresolba ng ating otoridad. Hindi natin mawari kung meron ba talagang proper investigation na nangyari noon o yung investigation ay isinagawa lamang after a couple of weeks or year, wala na. Naging cold case na ito and unresolved. Pero ang malaking katanungan sa atin, bakit sa ganoong kaparaanan napatay si Mayor Halili? Walang sino mang kriminal, maliban sa mga meron talagang proper training, ang maaaring makagawa ng ganon kay Mayor Halili. Napakalayo. Nakikita niyo yung damuhan po na ito. More than 50 meters di umano ang layo ng damuhan na ito sa kinaroroonan itong si Mayor Halili. At hindi yan magagawa ng isang ordinaryong shooter. Sino ngayon ang pumatay kay Mayor Halili? At kung totoo yung sinasabi sa mga nakaraang pagkakataon na gumagamit ng intelligence funds ang Duterte administration para magpapatay ng tao, ang masakit na katotohanan dito, baka ang pumatay kay Mayor Halili ay miyembro mismo ng ating gobyerno. Diba? Kasi, hindi naman maikakaila, ako bilang dating pulis, may mga classmate ako na shooter, meron talagang sniper's course, at kaya nilang magpatama ng piso kahit ang layo nito ay 50 meters mula sa kanila. Meron nga ako naging isang boss, komando eh. Kaya niya magpatama ng piso sa layong 400 meters.
Alam niyo yung piso? Pag nilagay mo rito sa puso ng tao, kaya mong patamaan. Ibig sabihin, kung kaya mong patamaan yung piso, kaya mo rin patamaan yung puso katulad nung nangyari kay Mayor Halili. Oh. Kung hindi ginawa ni Mayor Mabilog ang ganoon, maaari kaya sa isang flag raising ceremony katulad kay Mayor Halili siya ay mapatay? O katulad ng ibang mga mayors na tinambangan sa panahon ni Rodrigo Duterte? Oh. Tuloy natin ang pakikinig dito kay Mayor Mabilog kasi this is very touching, mga tol. At lahat naman tayo galit sa illegal na droga. Pero kung ang nangyayari, gagamitin mo ang war on drugs para sa iyong political interest, hindi yung tama. Higit sa lahat, ang pakikipaglaban sa illegal na droga ay dapat makatuwiran. Nasa demokrasya po tayo. Meron po tayong konstitusyon na sinusunod at meron po tayong ino-observe na due process and equal protections sa ating batas. Kahit mga kriminal yan, hindi natin yan dapat ituring na parang baboy o manok na pagka gusto po natin katayin, kakatayin na lamang natin. The next day, on August 30, I took the first flight out to Japan, not knowing if I would ever return. Upon arrival, I received a message from General Diaz to call a number. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. His words brought a brief moment of hope. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful repeating his pledge to help. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. The weight of the conspiracy against me was unbearable. This general couldn't live with the guilt of seeing me killed, he said, and warned me to destroy my Philippine SIM card and phone immediately, and told me because my phone is going to be wiretapped. My hands trembled as I realized how close death had come. I knew then that I was no longer just a target. I was in a battle for my life. Dumiretso po kami sa US at nag-apply ng political asylum. Mapalad po kami na pinagkalooban kami ng US ng political asylum. Yan. Ito, parang simpleng pagpapaliwanag ito sa publiko eh, na hindi siya mabibigyan ng political asylum kung meron talagang involvement sa illegal na droga itong si Ged Mabilog. Lalong-lalo na US ang nagsagawa ng investigasyon, di ba? E nag-grant yung kanyang political asylum. Kaya suffice it to say siguro na wala siyang kinalaman sa illegal na droga. Dahil unang-una, prior doon sa pagkakalista niya sa tinatawag na PRR dislist, wala po yung pangalan ni Ged Mabilog. Na-include lamang ang pangalan ni Mayor Ged Mabilog nung binanggit na po siya ni Rodrigo Duterte in front of the public doon nga sa parang self-imposed na listahan, partikular ng mga kalaban sa politika. At narinig din naman natin yon sa hearing kahapon
na after lamang ng pagbanggit ni Rodrigo Duterte, saka lamang na-include ito pong si Jed Mabilog. Wala akong pakialam kahit i-unfollow nyo ako. You need not to say na i-unfollow nyo ako. Ha? Ibablock ko kayo. Sa mga tatanga-tangang DD sheets, so much for you na eh, kasi wala akong napapala sa inyo. Hindi ko kayo kailangan dito, mga DD sheets. Ano? I am trying to be reasonable sa inyo. Pero wala talaga. Nagmumukha lang akong ding tanga katulad ninyo sa pagpapatuloy kong pagpapahintulot sa inyo rito sa aking programa. Magsasabi pa kayo na i-unfollow. Takmang teting to mga tatanga-tangang DD sheets na ito. Ha? Mag-unfollow kayo lahat na mga DD sheets. Hindi ko kayo kailangan dito. Ngayon, kung nasasaktan kayo dahil natatamaan na naman yung nagtatago at hindi natin mawarik. Nasaan na ba si, by the way, si Rodrigo Duterte? Mga tol. Patay na ba si Rodrigo Duterte? O comatose na? Nagtatanong ako. Kasi may mga kumakalat na balita na comatose na raw yun eh. Sana wag naman. Ano? Sana buhay ka pa, Rodrigo Duterte. Kasi ang hangad namin, ano yung code blue? Ang hangad namin, makita ka na pinagbabayaran mo ang lahat ng kasamaang ginawa mo sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Yon ang layunin namin. Ayaw naming mamatay ka ng maaga. Mas nais namin, ako in particular, mas nais ko na mabuhay ka ng matagal pero nakakulong ka para maramdaman mo yung pighati na inalis mo sa mga tao nung sila'y nabubuhay pa. Na inalis mo sa mga taong pinagkakasuhan ninyo ng mga kalukuhan lamang. Anyways, tuloy natin ang pakikinig dito kay Jed Mabilog. It took 15 months for them to investigate and see the validity of us not being involved in illegal drugs, and all these accusations are all false. Ito ay isang patunay na walang nakitang kadahilanan na ibinigyan kami ng political asylum in March 2019. Masakit at malungkot, ngunit napilitan akong lumisan mula sa aking sinumpaan tungkulin sa aking pamilya at sa kababayan kong Ilonggo na sinumpaan ko pagsilbihan, hindi dahil sa nagkasala ako, kundi dahil nanganganib na po ang aming buhay. Oh, medyo i-relax natin yung ating panonood, ano, kasi medyo emotional ito eh. Sa lahat ng gustong ma-block sa page ko, sagutin nyo lamang ang katanungan na ito. Sa darating na halalan sa 2025, maaaring tumakbo si Secretary Benhur Abalos. At siya ay aking iboboto. Siya ang aking sinusuportahan. Kasama ng iba pang mga mapupisil natin na ilista sa ating mga iboboto. Kayo ba? Iboboto nyo ba si Secretary Benhur Abalos kung siya ay tatakbo sa pagkasenador? Kung hindi nyo siya iboboto, ibablock ko kayo sa page ko. O yun lang. Paki-comment nyo dyan na hindi nyo iboboto si Secretary Benhur Abalos para i-block ko po kayo. Regardless kung kayo po ay PBBM supporter, kung kayo po ba ay Marcos loyalist, o kung kayo po ba ay mga DD sheets. Basta hindi kayo boboto kay Secretary Benhur Abalos, ibablock ko kayo. Tuloy natin ang panonood dito kay Mayor Jed Mabilog. I come before you today not merely to recount my sufferings, but to highlight a critical flaw in our system, one that allows law enforcement agencies to be weaponized for political purposes. That illegal drug trade stems from the ills of our society, from poverty to corruption of government institutions, including our law enforcement agencies.
by using state institutions to carry out personal vendettas or silence perceived enemies undermine the foundation of justice and democracy in our country. Sideline. No individual should be... Iba talaga ako, kaya i-block na kita. Aba, iba ka na. Channel ko ito eh. Wala kayong magagawa sa akin. This is my channel. Ha? Oh, sipain na natin yun. Channel ko to. Kung maging diktador ako dito, wala kayong magagawa. After all, kung talagang kayo ay PBBM supporter at Marcos loyalist at sumusuporta sa ating Pangulo, hindi dapat maging question yan sa atin eh. Kasi kung meron man politically loyal kay Pangulong Bongbong Marcos at talagang nakakatulong sa kanyang pamumuno, walang iba kung hindi si Secretary Benhur Abalos. Kaya bakit hindi natin siya iboboto, di ba? Oh, again, wala akong pakialam kung kapwa ko kayo PBBM supporter o mga loyalista. Pero kung kayo po hindi boboto kay Secretary Benhur Abalos, ibablock ko po kayo sa aking page. Oh, yung mga DD sheets na nagsasabi na ayaw niyong manood sa akin, magkomento lang kayo ngayon. I-comment niyo lamang na hindi kayo boboto kay Secretary Benhur Abalos, ibablock ko na kayo. Allowed to wield such unchecked authority regardless of their position or power. Ang karanasan at ng iba pang mga katulad kong biktima, lalong-lalo na ang mga mayors na pinagbintangan, ay ang nagmulat sa amin sa mga pagkukulang at kakulangan ng ating law enforcement agencies. Kailangan mapatibay pa ang mga institusyon ito upang hindi basta-basta magamit o maimpluwensya ng politika. Masigurong makakapagsilbi ng may integridad, walang kinikilingan at may respeto sa batas. Ang panawagan po namin sa inyo, manguna po ang hustisya at magkaroon ng reforma sa ating sistema, particular sa pamamalakad ng ating law enforcement agencies. Accusations must be duly validated and authenticated first before any public announcement to avoid shaming and destroying the honor, reputation, and good image of hardworking and innocent persons. Higit sa lahat, panagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Sana... Bakit ko ibablock lahat? Ikaw lang na nagsasabing i-block ang lahat. Di ba? Ikaw lang. Yung iba gustong iboto si Secretary Benhur Abalos dahil kaisa namin sa sumusuporta kay Pangulo. Eh. Bakit ko ibablock ang lahat? Ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma. Ito ba? Gusto niyong maramdaman, mga DD sheets? Ha? Yung naramdaman ba ng pamilya ni Jed Mabilog? Gusto niyo rin maranasan? Ako, ayoko. Ha? Pero pag nanalo si Sara Duterte, malamang mangyari sa amin ito. At sana loobin ng Diyos na wag naman, ha? Wag namang mangyari itong si Sara Duterte maging pangulo. Pero sana loobin ng Diyos kung mangyayari yan na magkaroon ako ng pagkakataon na umalis ng bansa kasama ng aking pamilya. Yan ang i-workout ko talaga. I see to it na by 2028 kaya kong mangibang bansa. Siguro wala na akong pagkakautang by then. Kasi sa ngayon di natin sure kung mananalo si Sara Duterte o matatalo eh. Sa dahil may pagkasa naman talaga siya maging pangulo. What happened if maging pangulo siya? Hindi ko kayang i-take yun. Sisikapin kong mangibang bansa na lamang kasama ng aking pamilya kapag ka si Sara Duterte ang naging pangulo ng Pilipinas sa 2028. Pero with your help, mga tol, with your help and sana loobin ng Diyos, huwag mangyari yan. Kapahamakan ng mga Pilipino ang nag-aantay kapag ka si Sara Duterte ang naging pangulo ng Pilipinas. At saka, walang wala
ay hindi po maranasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Sensya na po. Maraming salamat po sa Quad Committee dahil 7 taon po nahihirap talaga po. Maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami, ako at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pamahalan. At di ba? Nakaka-touch ano? Kasi biruin mo. Excuse me. Pilipino ka. Tapos, kailangan mong lisanin ang bansa mo dahil lamang sa walang kwentang pangulo na naghahangad na ipapatay ka. Mga didishits, hindi nyo maikakaila yan. Ilang beses sinambit ni Rodrigo Duterte na gusto niyang mapatay itong si Mayor Jed Mabilog. Duterte to Mabilog. Ah. Pakinggan po natin ang ilan sa mga pahayag ni Rodrigo Duterte. To. Sabi ni Mayor Mabilog, he will work daw po hand in hand with General Escandido. Mabilog? Apo. I want to tell you again, Mayor, dinadawit ka. For the longest time, updated list na niyan ka. Eh, to sa totoo lang, ngayon pang wala na nangyari, baka gusto mo nang tapusin ang connection mo. Do not protect. Do not call the police. Ganito na ganito. Do not just mess up with the... Kasi pagka nandiyan, drug lord ka rin eh. Mapipilitan ako. Bakit kayo nag-protector? Why the mayors? Kamang mga judges? Kayong mga prosecutors? Alam ko man, hindi lahat. Karamihan, wala. Yung mag-corrupt. Kaya hindi kayo kontento sa sweldo ninyo, umalis kayo, mag-drug lord na lang kayo. Galing magsalita, no? Kala mo, totoong-totoo, napaniwala niya ang napakaraming mga Pilipino back then. Pero ngayon, lumalabas na yung mga taong nakapaligid sa kanya ang involved. O, ito pa, pakinggan pa natin ito. President Rodrigo Duterte warns Iloilo City Mayor and suspected narco politician Jed Mabilog that he will go after him next. Duterte accuses Mabilog of protecting drug lords. The president earlier claimed Iloilo is a prime hub for Shabu trafficking. Duterte says, quote, "The mayor of Iloilo City, I identified him. This was broadcast. I said, you are next, you're next." Mabilog denies Duterte's accusations. The president's warning is preceded by a reminder to Mabilog of the fate of another local politician accused of working with drug lords, Reynaldo Parohinog Sr. of Ozamis City. Duterte says he ordered the deadly raid that killed Parohinog and 14 others, the first time he admits direct involvement in the operation. Diba? Tapos dinideny ngayon itong si Senator Ronald De La Rosa na hindi totoo ang mga sinasabi ni Mayor Mabilog. At tinatry niya raw talagang kausapin itong si Mabilog at payuhan. Pero kung nakinig ba si Mabilog sa kanya, buhay pa kaya si Mabilog ngayon? Eh nakinig sa kanya si Espinosa eh, yung mayor ng Albuera, Leyte. Though, sabihin na natin na totoo na po na drug lord yun. Pero, alam naman natin yung nangyari kay Mayor Espinosa. Nakinig kay Ronald De La Rosa. Oh, nung sumuko ito, dinala sa nakakulong na, ang pinakamasaklap dito, nasa BGMP pa, inoperate pa rin. Tapos, nasa loob ka ng kulungan, manlalaban ka pa. O, pakinggan natin ang balita na yan. Balikan natin dito.
Sa House Squad Committee pa rin, lumabas na posibleng ginamit lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang drug watch list para targetin ang mga kalaban niya sa politika. Pati sina dating Senator Franklin Drilon at Marrojas, binalak daw palabasing mga drug lord. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi napigilan ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ang kanyang emosyon tungkol sa pagkakasama niya sa 2017 Unverified. Sabi nung Lance Beans, drama daw. Naku nang titing na yan. 7 taon kang mag-self-exile, sasabihin mo, drama. Lumayas ka nga dito sa channel ko. Drug watch list ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng House Squad Committee kanina, sinabi ni Mabilog na nakatatak pa rin sa isip niya ang pagbabanta noon sa kanya ni Duterte. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast. I said, you're next. Patay interview kita. Alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labag man sa kalooban, kinailangan po. Kayang-kaya niya talagang totohanin. Naalala niyo yung loot? Di ba? Yung loot, ito ay isang dating general at naging mayor din. Pinagbantaan ito ni Rodrigo Duterte. Oh, makatapos ang pagbabanta niya, inambush. Pero nakaligtas. Tapos, pinalabas pa na si Marrojas ang nasa likod ng pagtatambang daw kay Loot. Ang daming mga gawa-gawang istorya noon, ano, na sa ngayon, kung gagamitin natin ang ating common sense, eh, kasinungalingan talaga. Po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. Pumunta si Mabilog sa Japan at noong August 2017, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa isang PNP regional director at inimbitahan siya sa Camp Crame. Nakausap din daw ni Mabilog si Nooy PNP Chief Ronald De La Rosa na nagsabing tutulungan siya dahil naniniwala siyang inosente ang alkalde. Pero makalipas ang ilang minuto, may isa pang general na tumawag kay Mabilog para balaan siya. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Pati ang misis ni Mabilog, tinext din daw ng asawa ng isang general at binalaang huwag uuwi dahil napalilibutan ng mga armadong tao ang kanilang bahay. Dahil sa mga banta, 7 taong nag-self-exile si Mabilog at nakahingi ng political asylum sa Amerika noong 2019. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Senator De La Rosa na pinapunta niya nga si Mabilog sa Crame at sinigurong walang mangyayaring masama sa kanya. We. Kung nakinig sa iyo si Mabilog, patay na si Mabilog ngayon siguro. Di ba mga tol? Siya ang nakipag-usap kay Mayor Espinosa. Sumuko ka lamang, sisiguraduhin ni De La Rosa na walang mangyayaring hindi maganda sa'yo. Anong nangyari kay Espinosa? O, tingnan natin sa balita kung ano ang nangyari kay Espinosa back then. Mayor Espinosa, sumuko.
Di ba? Ito siya, sumuko siya noon. Emosyonal na umapila si Mayor Rolando Espinosa Sr. sa kanyang anak na si Kerwin para sumuko na. Tikom naman ang kanyang bibig kung nasa Malaysia na nga ba ang kanyang anak. Balitang hatid ni Marie Sumali. Dang, kung makita ko naman karos TV, nagadto sa pagmayo, surrender na lang ta. Surrender na lang. Ito tal, tabangan ta sa ato presidente. O sa ato ang Chief of Staff, General Ronald De La Rosa. Akong pasalig, kung surrender ka, tabangan ka nila. After nyan, tinake into custody siya, particular na ng BJMP. E ano nangyari? Nasa BJMP na ito, ha? Panoorin natin ang nangyari noon. Sinabahan ng reklamo multiple murder ang 24 na tauhan ng CIDG Eastern Visayas kagulay sa pagpatay kay Alvera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Rabot daw nangyari di shootout ay sa NBI. Saksi, si John Consulta. Nawawala ang mga CCTV recording at ang mga bantay sa preso pinaharap sa panel. Kaya bulag ang mga otoridad, sakod ng laban ba talaga si Alvera Mayor Rolando Espinosa? Diba? Lahat yan nangyari sa panahon ng panunungkulan bilang Chief PNP ni Ronald De La Rosa. At malaking kabastusan nga ito sa BJMP, nasa kustodiya muna. Manlalaban pa yung mayor. E sumuko nga. Kaya nga sumuko, natatakot sa kanyang buhay. Common sense, di ba mga tol? Bakit ka susuko? Tapos eventually manlalaban ka. Dapat nanlaban ka na. At hindi ka sumuko. Baligtad ang nangyari, sumuko muna sa kanang laban. Tapos nagpapaniwala kayo. O, pero ang pinaka isa sa mga talagang nakakagulat na revelasyon na naman na nakala po natin kahapon sa hearing sa Quad Committee ay ito pong testimonya nito pong si Mayor Osmeña ng Cebu City. O, panoorin naman natin ito mga tol. Kasi dito, tahasan niyang sasabihin na yung isang police colonel na nagangalang Garma, tumatanggap po ng 1,000,000 payola. At ang worst dyan, sabi nung isang Tulfo, yung kuya ni na Senator Tulfo at Congressman Tulfo na si Ramon Tulfo, siyota daw ni Rodrigo Duterte, itong si Colonel Garma. Panoorin muna natin ito. So, Congressman Roman Romulo and Congressman Raul Daniel Manuel. So, Mayor Osmeña, we will allow you to address the yes, quad. Thank you very much, Mr. Chairman. Yes, I was made aware in the previous hearing that Colonel Garma said that our differences was personal. I just want you to know, Mr. Chairman, that I did not know her from Adam. But when she was going to be assigned to Cebu, alam somebody niyo, gave... Police pa ako nung panahon ng kasagsagan ng war on drugs. Eh. At medyo nakalulungkot kasi sa totoo lang, may mga classmate ako na brand as involved sa illegal na droga. Pero sa personal knowledge namin, walang kinalaman sa illegal na droga. Pero pinatay. Ang masakit, kapwa pulis pa pumatay. Common sense. Kung ang tao, pulis, involved sa illegal na droga, mangungutang ka pa ba? Mababaon ka pa ba sa mga loans? Eh yung classmate ko na yon, baon na baon sa loans. Every now and then, magte-text sa mga classmate, baka meron kang konting sobra, nangungutang. May ganun bang drug pusher? Drug
involved sa illegal drug trade. Diba? Ang masakit, papunta sa duty, tinambangan sa may antifollow. Oh, sino tumambang? Kapwa pulis. Me a report from the PCSO which I'm willing to submit the committee that says that when GARMA that is signed and acknowledged by the DILG, copies furnished to the NBI, let me get to the heart of the matter. It says that when GARMA was head of CIDG, she was collecting 1 million pesos a week. I cannot accept this for Cebu City. Grabe, no? At ito yung mga dokumentong hawak na yan nitong si Mayor Smeña. Basahin natin. Ayon sa balita ng Inquirer.net, pinagbasihan naman ito kahapon sa Quadcom hearing. Former Cebu Mayor Tommy Smeña shows lawmakers a 2018 PCSO report pointing to Royina Garma, then CIDG 7 chief, of receiving 1 million pesos in payola from illegal gambling every week. Garma was named PCSO chief in 2019 by former President Duterte. Anong meron kay Garma? Bakit sa dinami-dami, sabi nga sa Kongreso ng kwalipikado, bakit siya pa ang napili bilang general manager ng PCSO? Smeña said, he personally brought up the matter to Duterte and his close aide, Senator Bongo. But the report went unheeded. Instead, Garma was named to the plum post the next year despite having no credentials to head the state gaming authority. At ito yung patunay. May 2018, Honorable Eduardo M. Anyo, Secretary of Interior and Local Government, through Mr. Kit Christian B. Jorvina Jr., reference, downloaded email message dated 11 May 2018. Dear Mr. Jorvina, as per reference request, be informed that this unit has conducted anti-illegal numbers games operation in the following cities and provinces as stated. Okay? Lapu-Lapu, Mandaue, Cabuyao, Legazpi, Olongapo, Bacolod, Escalante, and Tagbilaran City. The operations in the above named areas, in coordination with National Bureau of Investigation, NBI Director Attorney Geran, and NBI Deputy Director Regional Operations Services Attorney Pagatfat, and other NBI district offices, has resulted to the arrest of 100 individuals, blah, blah, blah. Okay, tingnan natin yung iba pang mga dokumento. Yan. Itong naka-highlight. Some are even suspected of being protectors. Oh, in Central Visayas, the LGU in Bohol Province has identified Police Superintendent Reyna Marsan Garma of CIDG 7 of receiving payola from illegal gambling operations financiers in the amount of around 1 million pesos every week. Grabe, di ba? 4 million pesos monthly, at least. Ang lupit. Pero wag tayo magpasana all doon kasi hindi maganda yun. Probably, and her backband was a certain SP04 art. Now it appears that SP04 art is not only a lover, it also brought her with him to PCSO. And this letter has been acknowledged by Chief Superintendent Arcasa. I will give all the documents to the committee for validation. Furthermore, I was also like to expose to you because somebody told me
Why? Why is the President Duterte against me? And he said it's because of a woman. And the same person also told me, and I happened to put it on print, that she would be appointed to the PCSO. And I have the newspaper clipping on that. While she was still police chief of Cebu, I predicted in the newspaper that she would be made PCSO chief. That shows the reliability of my information. No. So it's not because of politics. It's because of a woman. And so unfortunately, so many people have been hurt. Some people have been killed. And there is only so far. I'm very happy that this committee is giving us the opportunity to air these things, which you can further investigate. And then next... Ngayon, sinasabi ng mga Duterte, this is politically motivated. Naniniwala ba kayo doon, mga tol? Kasi particular itong si Sara Duterte, lahat daw po ng mga ibinabato sa kanila ay politically motivated. Parang ang hirap paniwalaan nun, maliban kung tanga ka. Diba? After all, ito yung mga nangyari na. Kay Sara Duterte, nangyari na. Merong paggasta ng amount na ipinagkatiwala sa kanya, tapos di nila maipaliwanag kung paano nila ginasta ito. Walang pamumulitika, sabi nga ni Mike Abe, di ba? Sa pondo ng bayan na ang pinag-uusapan. Pagka ikaw naniniwala ka na this is politically motivated, until now, mag-isip-isip ka na. Ha? Pagtagni-tagniin mo na yung mga pangyayari. Yesterday, nahuli yung kapatid ni Michael Young. Sino ba si Michael Young? Dating Presidential Advisor for Economic Affairs ni Rodrigo Duterte na involved sa napakaraming irregularidad. Fogo, dangerous drugs, and other criminal activities. Tapos paniniwalaan mo pa rin na politically motivated ito. Hindi sinisiraan ng mga Duterte dito, mga DDshits. Lahat ito ay nakabase sa mga pangyayari noon na itinatanong na lamang ngayon at nililinaw ang mga bagay-bagay. Katulad nito, ito, although chismoso, pero may pinaguhugutan ng chismis na ito. Ayon dito kay Montulfo, noong September 16, 2024, eh, itong si Tulfo, bahagi ito ng Duterte administration. Diba? Special envoy to China. Yan ang kanyang posisyon. Magkaibigan sila ni Rodrigo Duterte. Sabi niya, I quote, kung ayaw sabihin ni Padilla ang relasyon ni Garma kay Digong, ako na ang magsasabi. Ang dalawa ay magsyota. Isang araw, nang binisita ko si Digong sa Davao City, pinakilala sa akin si Garma sa isang restoran. Naka-uniforme pa si Garma noon. Nang pumunta si Garma sa restroom ng restoran, sinabi ko kay Digong na nahalata ko na syota niya si Garma. Sabi ko sa kanya, bye, alam kong girlfriend mo yan, pero pangit man siya. Natawa na lang si Digong, anya. Masarap kasing makipagniig sa naka-uniforming babae. Sa salitang Bisaya niya sinabi sa akin. End quote, sabi yan ni Montulfo. Ah. Kismis man ito o hindi, kayo na ang bahalang mag-isip. Pero yung mga sirkumstansya sa buhay nitong si Colonel Garma, sa kanyang assignment bilang CIDG chief sa Davao Region at sa iba pang mga lugar, at sa kanyang eventual appointment bilang pinakamataas sa Philippine Charity Sweepstakes Office.
anong meron? Ang dami-daming mga applicants sa posisyon na yun na mas kwalipikado para sa kanya. Bakit siya pa na natatanging PNPA graduate na may ranggong kernel, babae, hindi ganun kalaki ang karanasan, partikular sa PCSO, na pili nitong si Rodrigo Duterte? Diba? Session, when you want to talk about extrajudicial killings, I'd be happy to give you a lot of information. But just to give you a teaser, it's not only drug suspects who were killed. There were policemen who were killed. And there were other people, innocent people who were jailed. Sabi ng isang didishit na tanga, kilala ka namin top 10. Parehas kayo mga ensaymada vlogger, one-sided, puro corrupt na sa Kongreso, walang kang alam kasi bulag. Sasagutin pa ba natin ang tanga na ito? Wag na, no? Sipain na natin. Jailing students, SK officials, preventing them from voting, these are all documented. The vindictiveness was so strong and the influence of Colonel Garmo was so strong, he was able to convince the Combatsman to suspend me for 1 year because I came to the rescue of 3 poor vendors who were being harassed by the police and I put them under my custody. Why should they be jailed for minor violation? I was suspended for 1 year, but fortunately, the Ombudsman reversed his decision. The decision just came out today. I'm no longer suspended. I'm not even mayor anymore. But this is the kind of situation that many people in Cebu are so relieved that there is a group like this committee who's making... Now, ang pinakasumatuta lang naman sa punto na yan ng pagsasalita ni Mayor Mabilog kahapon at ni Mayor Osmeña ay yung hindi pangkaraniwan ng mga pangyayari sa panahon ni Rodrigo Duterte. Ang mga politiko na kanyang kalaban napapatay, ang mga tinagorian niyang protektor ng illegal na droga napapatay, kung hindi man mapatay, nakapagtago pero wala namang nakasuhan. Kapanipaniwala ba yung mga ganun? Tanga na lamang siguro mga tolong naniniwala doon. No? Ngayon, papayagan pa ba natin na ang mga Duterte makabalik sa pwesto? Eh nakalulungkot kasi doon sa latest survey na isinagawa, lumalabas pa ang pangalang Rodrigo Duterte. Ito ay survey na isinagawa ng Okta Research. Tapos lumalabas pa ang pangalang Rodrigo Duterte sa pagkasenador. Ganito kababa ang pamantayan ng maraming mga Pilipino pagdating sa paghahalal sa bayan ng mga kandidato na ito. Unang-una dapat isipin mo, yung tao din na makapaglakad halos, hirap na sa pagsasalita, tapos iboboto mo pa rin. Tapos, si Bato de la Rosa nandito pa. Si Bongo nandito rin. Ito mga identified talaga ngayon na ayon sa mga nagsasalita ngayon, mga involved sa mga kalokohan ni Rodrigo Duterte. Boboto pa rin. Nakaka-prostrate na ang mga butante pag ganito. Bakit ganon mga tol? Paano makakatakbo yan? Dadamputin na yan sila ng ICC.
Eh, mahirap nga po dyan sa ICC na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin po eh. Ilan ang personalidad ang nagsabi? Si dating Senador Antonio Trillanes, since January, sinasabi niyang merong ICC. By the way, siya po, kung sakaling magaling na ako, invited po natin siya sa 25. At pinaunlakan naman po tayo. Kaya makakapanayam natin muli siya. Sinambit din po ni dating Associate Justice Antonio Carpio na ngayong Setyembre lalabas ang ICC warrant of arrest. Pero hanggang ngayon, September 20 na po. Wala pa rin. Diba? Sira ulo na lang naniniwala sa partido ng mga Duterte. Eh mukhang marami-rami pong sira ulo talaga. May mga ilang-ilang nakakapasok sa live natin ngayon. Pero I agree. May pagkasira talaga ang ulo kung naniniwala ka pa rin na ang mga Duterte matino. Etong si Sara Duterte na lang eh. Nagtatrabaho ang Kongreso. Bahagi ng trabaho ng Kongreso magtanong. Tapos hindi ka magpapatanong. Porkit vice presidente ka. Kaya nga ako, sa totoo lang mga tol, gustong-gusto ko talaga ma-impeach si Sara Duterte. Yan talaga ang ninanais ko ngayon. Ma-impeach si Sara Duterte at mahatulang guilty sa impeachment trial para pagka hindi na siya vice presidente. Tingnan natin kung kaya niyang gawin yung ginagawa niyang pambabastos sa ating mga kongresista. Alam niyo, yung ginagawa ni Sara Duterte na pambabastos sa mga kongresista, hindi yan pambabastos sa mga kongresista lamang eh. Ang mga kongresista, binoto yan ng taong bayan eh, bilang representante nila. Kaya ginaganap lang nila yung trabaho nila. Si Sara Duterte, binoto din natin at nagsisisi ako dyan. Pero hindi ginaganap ang trabaho niya. Malaking pagsisisi talaga kung bakit ko binoto si Sara Duterte. Ito. Tingnan nyo yung pag-uugali ng Vice Presidente meron tayo ngayon. Ang gastos ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan ang milyon-milyon pisong ginastos sa travel expenses at pambayad ng reward. Nasa frontline ang balitang yan. Si Marian Enriquez. We have not done anything wrong. There is no misuse of funds. Pahayag yan kahapon ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga kumikwestiyon sa paggastos ng kanyang opisina sa pondo ng bayan. Pero ang mga salitang binitawan ng vice, hindi pinagtibay nang tinanggihan niya ang oath-taking sa gitna ng House Committee on Good Government hearing. Sinungaling lang ang ayaw mag-take oath. Ganun lang kasimple yun. Kasi, ang pag-take ng oath, ikaw ba ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Pag hindi ka pumayag sa ganong pagkakataon, sinungaling ka. Kasi hindi ka magsasabi ng totoo. Oh. Ngayon, dahil siya ay nasa Office of the Vice President at being the Vice President, nilet go yan ng ating mga kongresista. In-overlook nila yung kabastusan, pagiging bratinela nitong si Sara Duterte. Pero ang tanong, kapag ka hindi ba vice presidente itong si Sara Duterte, magagawa niya pa kaya yan? Yon ang nais nating malaman. At mangyayari lamang yon kung mai-impeach itong si Sara Duterte. Hindi raw kasi niya kailangang manumpa dahil hindi naman siya testigo, kundi isang yan. Resource person. Ang laking katangahan din yan. May mga nagtatanggol pa sa kanya, legally correct daw si Sara Duterte. Saan banda? Paano naging legally correct si Sara Duterte? E kung ang mismong Korte Suprema, ang paggamit ng resource person at witness term sa isang desisyon nito ay used interchangeably, ibig sabihin, parehas ginagamit sa isang pagkakataon at dapat ang pagkakataon na yon ay manumpa ang isang resource person or witness
para magsabi siya ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Eh bakit si Sara Duterte, kukwestiyonin niya ngayon na siya ay resource person at hindi witness? Sana nga, ginawa na lang ni Congressman Chua kahapon o nung isang araw dyan, mali. Dapat, lahat ng resource person, kasi witness eh. No? Dapat, parehas. Both resource person and witness. Sabagay, ganun naman kasi talaga. Kaya nga sabi, hindi dapat maging presidency ito sa mga susunod nga na ang resource person or witness ay tatanggi na mag-take oath dahil sa technicality daw. Ano? Kailangan nakalagay sa rules, witness ka para mag-take oath o resource person ka para mag-take oath. Eh kung matatandaan natin, kung ewan ko kung napanood nyo, sa isang paliwanag ni Attorney Rene Bueno sa kanyang blog, pinaliwanag niya doon yung kahalagahan ng pag-take oath. Kasi ito yung kasiguruhan na ang mga resource person ay mapanghahawakan ng kanilang mga sinasabi. O balikan natin ha, i-share ko lamang sa inyo yung blog na yon ni Attorney Rene Bueno. Saan ba banda yon? Dito tayo. Ito. Sa Committee on Public Accountability. Okay. But kapuna-puna, kanina, bago mag-umpisa ang legislative inquiry, the Vice President refuses to take her oath or affirmation. At ang kanyang dahilan, is that the invitation sent to her was as a resource speaker and not as a witness. And because of this, sabi niya, there is no legal basis to require her to take her oath or affirmation because according sa internal rules ng House of Representatives, only the witness may be required to take their oath or affirmation before the start of the legislative inquiry. And the Vice President being a resource speaker is not required under the rules to mag-take ng kanyang oath or affirmation. Okay, so pag-usapan natin to, and I would give my own legal point of view. Wala tayong kakampihan dito. Ah. So ibibigay natin yung neutral na ating opinion sa pagkakataon na to. Okay, ano po ba ang naging kalakaran dyan sa House of Representatives? Sa base sa mga nauna, mga nakaraang taon dyan sa House of Representatives, both the resource speakers and the witnesses are required to take their oath or affirmation. Yun, ang katotohanan dyan. At kung titingnan din natin, sa post naman ni Antonio Toro Contreras, puntahan natin. Ito yung sinasabi natin na I hope makita ko dito. Sinasabi natin kanina na sa isang kasong sa isang desisyon na ng Korte Suprema, ang resource person or witness ay ginamit ng Korte Suprema interchangeably. Okay? Saan ba yung dito? Ito. Post ni Antonio Contreras . The hearing is in aid of legislation. Congress is performing a constitutional duty. The proceedings are designed to ferret out the truth. People are cited for contempt and detained for lying. Even the Supreme Court affirmed the contempt power of Congress. It is therefore proper for resource person to take an oath. Taking an oath lays down a predicate for the contempt powers of Congress. Ngayon, merong nagmamagaling dito. Siguro, friend ni Prof. Antonio kasi nakakapag-comment sa kanyang Facebook . Prof, again, just to be objective, the BP's stance is legally correct daw. Because there are no clear definitions stated in the legislative rules for resource speakers but only for witnesses. Nowhere can you find in the rules that resource speakers should take oaths.
Di kung ganun ang common sense ng mga to, lahat pala ng mga resource person sa Senado or sa House of Representatives, hindi pala dapat nagtitake ng oath. Nagtitake na yan. So it is truly very clear. If ever they would like to change this, then they should amend their House and or Senate rules to be clear on this. Sabi ni Prop Contreras, no, that is not actually correct. The court already in its ruling in 2023 made no distinction between resource person and witness. It even used resource person when it talked about citing them in contempt. Now use logic. If resource persons can be cited for contempt for lying, should they be required to take an oath? Anyway, you can disagree, noted, but I will maintain my stance. At may pahabol, syempre, yan si Prof. Contreras. Ito ang pambara kay Sara at Gloria. In GR number 257401 and 257916, Lincoln Uy Ong versus Senate, Michael Yang Hong Ming versus Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, issued in 2023. The Supreme Court did not make a distinction between witnesses and resource persons. In fact, it constantly referred to resource persons in relation to the contempt powers of Congress. Like I said, taking an oath ensures that Congress can perfect its right to cite a resource person in contempt if he or she is not telling the truth on a relevant question in aid of legislation. At least, si GMA hindi abogada, ano excuse ni Sara? Yet, si Sara pa rin ang nasunod doon sa nangyaring hearing kasi hinayaan siya ng committee na hindi mag-take oath at the same time, hinayaan siya na umalis na doon sa proceedings. Pero yun ba ay ginawa ng committee dahil tama si Sara Duterte? Hindi. Ginawa iyon in respect sa office of the Vice President and being the Vice President. Ngayon, babalik ako ulit sa sinasabi ko. Magagawa kaya ni Sara ang ganyang pagiging bratinela niya kung siya ay hindi na Vice Presidente? Tama si Pido dito. Sobrang kapal ng mukha ng Vice Presidente natin ngayon. Anyways, mga tol, napahaba tayo. Medyo masama talaga ang aking... yung pakiramdam ko, hindi naman eh. Yung lalamunan ko, buti nga hindi ako inubo habang nag-live streaming tayo. Tapos yung sipon, nandun pa rin. Nangihina lang yung katawan ko. Pero kaya naman. I can manage naman yung live streaming. Mas pinaprefer ko lang talaga muna na hindi mag-live streaming. Magpahinga para pagka gumaling, dire-diretso. Kasi ayoko makompromise yung interview natin kay Senator Trillanes sa Wednesday eh. Kaya hanggat maaari nagpapahinga ako. Pero marami kasi nagtatanong bakit hindi ako nagla-live stream. Maraming naghahanap din sa atin eh. Kahit may mga iilan-ilan na ayaw na tayong mag-live stream. Pero nakabantay naman sa ating page o sa aking profile. Katulad nitong isa na to. Oh, sabi niya rito, nag-message pa sa akin, Norodin Sulaiman. Kahit hindi ka na mag-live, hindi ka naman kawalan sa amin. Mas gusto pa namin na hindi ka na mag-live. Yet nakuhang mag-message pa sa akin. Diba? Alam niyo mga DD sheets, kung talagang ayaw ninyo sa tao, huwag niyo nang pagpuntahan pa. Huwag niyo nang pagtuunan pa ng pansin. Huwag niyo nang panoorin pa. Ganun lang kasimple yun. Kasi hanggat nagpupunta kayo dito sa akin, meron akong bearing sa inyo. Yun ang katotohanan doon kahit ayaw nyo sa akin. Perhaps nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko. Naapektuhan kayo. O, para hindi kayo maapektuhan, huwag nyo na akong puntahan. Ako na nakikiusap sa inyo. Dahil nakasakit ako, iba na naman ang sitwasyon natin ngayon at ayoko na sa inyo. I don't want to be reasonable muli sa inyo eh. Ah.
sinikap ko maging reasonable, pero wala eh. Talagang mag-aaway lang tayo, mga DD sheets. Magtatalo-talo lang tayo palagi.